And there you go. Magandang umaga po. Morning. Morning sa inyo lahat. Pistang Pangilin. Magandang umaga, Sir Francis, sabi ni Noirin Polintan. Magandang umaga rin. Magandang umaga sa inyo. Morning din. May ako po ay nag-iinat-inat pa. Good morning, Jeff Ganaan. Good morning. Uy, tuloy na. Ang viewers ko, pito, bigla naging 607. 1K agad? Oh my God. Oh my goodness. Talagang na-miss ako. Na-miss nyo ako, no? Hilin, ako po yung nanalangin sa ating Panginoon na tinatanong ko po kung ako po ba ay magpapahinga muna sa pagtulong sa ating mga mamamayang Pilipino at tayo po ay mangingilin. Ngunit bago ko po tuluyang mag-sign off at bago po ako nais ko muna hong sabihin sa inyo kung ano yung aking mga gagawin sa mga darating na araw at kung ano po yung aking gagawin ngayon. Alam niyo po mga kabalayan, ako po ay madaling araw na nakakapagpahinga. Totoo po niyan, ako po ay nakatulog kanina, mag-aalas 5 na ng umaga dahil talaga naman pong nire-review ko yung mga message ninyo. Talagang kinakalembang ko lahat ng dapat kalembangin. Eh akalain niyo ba naman yung mama ay may edad na ay tinamaan ng kalembang ko. Mamaya ako. Sasabihin ko yan, mga taga-Pampanga ho ito. Ulitin ko, yung kay Mayor Tumang, ha? Mayor Tumang, ako mismo personal, darating dyan. Usapan natin, kung ano man yung dadaling ko, dodoblihin mo. Yan ay pakikinabangan ng lahat ng mga mamamayan ng Mexico, Pampanga. Mabuhay po yung mga taga-Mexico. Magandang umaga sa inyo. Maganda po yung report ko. Kung makikita nyo, ako ho'y hindi ho tumitigil. At nga pala, gusto ko ho batiin yung aking kaibigan dyan sa Barangay Nicolasa Birata. Ha? Si Kapitan Joey Suarez. Okay? At ganun na rin po yung Robin Hood ng Silang na si Board Member Paulo Poblete. Mga taga Silang Cavite, alam nyo na kung sino lalapitan nyo, yun daw Robin Hood. Na si Paulo Poblete. At ganoon na rin yon, na si Regalado Pangilinan. Yan. Mga kaibigan natin yan na tumiitulo sa akin. Okay? Ayun po. At syempre, yung ating magiting na kaibigan. Ha? Sa GMA Cavite. Ha? Yan. Yung si Joey Suarez at si Jimmy Orobia. Ha? Hindi ko alam kung buhay pa yung kaibigan ko dyan. Matagal na akong panahon yun eh. Parang 1999 ho yata yun. Yung dating naging vice mayor ng... 2007 po pala. Yung vice mayor dati ng General Mariano Alvarez Cavite. Si Rolando Albaran. So, kung maaari po, paki-spread naman po itong ating video para makarating doon sa kinauukulan. Ayun po. Mga kapatid, pag nag-message po kayo dito sa aking YouTube channel, kung maaari po, huwag nyong lagyan ng telephone number. Ulitin ko, yung mga kumakalat ho na GCash, yun ho ay gawa-gawa ng mga taong gusto ako sirain. Okay? Wala ho akong GCash. Marami ho akong bigas. Ayan. Kasi bigas, gatas ang higit na kailangan ng ating mamamayang Pilipino. Ayan. Yan ho yung pinadideliver ko sa Lala Move. Ngayon po, may mga rin akong pinadala ng kahit na tigda 2,000 piso. Yan. Pinadalan ko yung talagang mga na-stack up na gusto na hong makauwi. Pero kung minsan naman, napakarami ho kasi text ng text dito, napakarami ho message ng message, eh hindi naman ho legit na talagang nangangailangan. Tayo ho ay tutulong. Ngayon, yung iba, ang kailangan namin ay katibayan na talagang kailangan. Kaya ho masusi namin pinag-aaralan lahat.
Oho, ang mangyayari ho kasi pag nagbigay kayo ng address, papupunta ho kami sa barangay kagawad na taga dyan nakakasakop sa inyo, ay kung talagang lehitimo ho, pinapadala ho agad namin immediately, pat katulad nung ginawa namin sa Markina. Yung mga batang walang masuso, walang magatas, tama ba yung partner Netflix? Yung mga walang magatas, ay ang ginawa namin, gusto kong malaman kung totoo, kaya yung konsehal dyan, si pangalan nito, si Councilor Elvis Tolentino, o talagang pinaikutan ko sa kanya kung totoo bang may mga barangay na yung may mga single mother na ang dinedete na lang ng bata ay tubig. O kinonfirm ni Councilor Tolentino, boss, meron. O padala po tayo. Ayan, ganun po yun. Kaya po gusto namin kayong tulungan. Kaya lang gusto po malaman kung legit. Sa dinami-dami ho na may nag-message dito, yung iba pang gulo lang ho. Sila ho yung mga basher ko. Totoo ho yun. Kasi yung mga basher ko, hindi na nila ako makalembang. Hindi na nila ako mabash. So they are pretending to be the beneficiary. Ayun. Tapos, pagka hindi mo napadalan, magpapakalat sa social media, bla 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 bla. Ay mga kaibigan, hindi ho tayo napatol sa terorista. Alam nyo, ang terorista kapag pinatulan mo, ay mate-terrorize ka talaga. Parang namumutla na ako, partner, ha. Tatlong linggo na ako ganito, ha. Hindi na ako nakakatulog. Araw-araw, ang iisipin ko'y pambayad ng tigas. Araw-araw, iisipin ko'y delivery ng tigas. Pambayad ng gatas, delivery ng gatas. Ha? Pero okay lang po. Dahil yan po ay ipinangako ko mula sa puso. Ayan. Okay lang po yon. Ang problema ho'y ako'y hindi na ho nakakatulog sa sobrang dami ng aming binabasa. Oho. At para matugunan po lahat yan. Pakikalat nyo nga po itong video natin. At maganda ho yung aking report eh. Kumakita dito. Nina. Nina. Lakasan mo. Meron po dito. Meron po dito. Gusto kong makita nyo. Ito po. Kung po Mr. Francis Leo Marcos ako po si Mr. Rodrigo Miranda Caldas, former mayor ng bayan ng San Simon, Pampanga. Nasusubaybayan ko po ang inyong Facebook, ang inyong pagtulong sa iba-ibang lugar ng Pilipinas. Ako po ay natutuwa sa dami ng inyong natutulungan. Noong pa man po, tumutulong na po ako sa aking mga kababayan. Lalo na po ngayon, panahon ng crisis, Mr. Francis Leo Marcos, tinatanggap ko po ang hamon nyo. Tulungan po natin ang bayan ng San Simon. Gaya ng pagtulong nyo sa iba ibang kanin ng ating basa. Kung ano man po'y may tutulong nyo, ako rin po, gusto ko rin tumulong. Dodoblin ko po, kawawa po ang mga kababayan ko sa bayan ng San Simon. At ang mga denosyon na ibigay natin, iakit po natin sa simpan ng Nostra Senhora del Pilar. Nostra Senhora del Pilar, alam niyo ba 'yon? Sa San Simon. San Simon. Nostra Senhora del Pilar. Mr. Digos Canlas. Mga kababayan, una, hindi po ako namumulitika. Pangalawa, wala akong balak pumasok sa politika. Pangatlo, ayoko pong magagamit itong aking adhikain at advokasya para lamang sa politika. Sa kabilang dako, si Sir o si Mr. Canlas, Digos Canlas ng San Simon, Pampanga, ay naramdaman ang talaga naman pong ito sa pinagdadaanan nating epidemya, lahat tayo'y nakakaramdam ng awa, lalo na doon sa talagang gustong tumulong. Ang sinabi niya, kung ano man daw ang maitutulong ko sa bayan ng San Simon, ay kanyang dodoblihin. Dodoblihin po niya. At siya po ay dating mayor. Kung siya po ay may balak tumakbo, hindi ko na ho alam yon. Pero gusto ko hong malaman nyo,
na nagparating ho siya ng mensahe sa akin at hinahamon niya ako na kung ano man daw ang maibibigay ko, ay dodoblehin niya. Ba, parang si Mayor Tumang to, ah. Parang kumalat na sinagot ko yung challenge ni Mayor Tumang. Baka lahat i-challenge ako, ha? Bayan ng San Simon! Pagkatapos ng pistang pangilin, darating ako! Monday or Tuesday, hindi ako, wala ko pakailan sa mga number. Number nila, hindi ko sila tatawagan. Hinamon nila ako sa video. O, eto, sasagutin kita sa video. Kakalembangin kita dito sa video. O. Mr. Former Mayor Canlas. O, known as Mr. Tama ba to? Digos Canlas. Ako nagkakamali po. Rodrigo Canlas. Kung ako pinagkakamali, pasensya na po kayo. Parang Digos, Davao City po kasi ang dating nito. Fair na. Pero ako po, alam niyo naman po sa sobrang ng aking sa sobrang dami ng aking tinutulungan. Unang-una po ay wala naman akong suportang tinatanggap mula kanino man. Pinagkakasya ko lamang po lahat ng aking ipon, pero dahil sa naipangako ko na ito'y itutulong ko, bakit po hindi? Darating po ako diyan sa simbahan ng Nuestra Senyora, tama? Ano? Hindi ko alam eh, nakalimutan ko. Babasahin mo ulit. Nuestra, ano? Ulitin ko lang po mga kaibigan. Nuestra. Nuestra Señora del Pilar, tama ba? Ayon. Nuestra Señora del Pilar. Mayor, Monday or Tuesday. Tuesday, malamang Tuesday, maximum of Wednesday morning or Tuesday afternoon, darating ako dyan sa Nuestra Señora del Pilar. Personal ko. Tinatanggap ko yung hamon mo, Rodrigo Canlas. Sir, kumpara sa taong bayan na naghihirapan, tinatanggap ko yung hamon mo. O, para sa mga taga San Simon, alam nyo na, pag nagbigay ako ng isang kaban, dadagdag si Sir Rodrigo Canlas ng dalawang kaban. Ba, magandang challenge to, ah. Inay. Sige po. Darating ako yan. Nadoblehin niyo ibibigay ko, ha? Sa Nuestra Señora del Pilar. Darating ako. Antabayanan niyo ako dyan. Ako mismo, nakasakay sa truck. Pero pagpasensyahan nyo na ako, ano yung maibibigay ko dyan. E dodoblihin daw naman ni ex-mayor Rodrigo Canlas. Ayun po. Tinatanggap ko yung challenge mo, sir. Ngayon walang ho narinig at talaga naman ho ako'y napupuyat na maputla na nga daw ho ako. Uubusan na raw ako ng dugo at talaga ho napupuyat ako araw-araw para lamang ho matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Ito po, challenge accepted. Ngayon lang daw po, bago man lang daw po magsara ang, bago daw po magsimula ang pangpistang pangilin, FLM Fever. Challenge accepted. Hindi po sila nagpalagay ng pangalan. Yan. Ito po. Today, Food Relief. Jensen De La Rosa, Joseph Tacuban, Mary Demetrio, Janine Francisco, Batang Sampalok. Challenge accepted. FLM Fever. Wow, ah. May fever na raw ngayon. Maribel Magpantay, Food Relief, Barangay Pignay, Number 1, Sitio Aplaya, Sariaya, Quezon. Idol po kayo ni Nanay, kaya po namimigay na kami ngayon. Ba, ibang klase. Nakita niyo yung impact natin sa tao. Challenge accepted. 1, 2, 3, 4 days na po kaming nagbibigay tulong sa mga nangangailangan. Nakababayan natin, mabuhay ito. Idol na idol ka po namin, sir. Armando Salonga. Miss Tilin, Maika Isidro, Orani Bataan. Ayan.
Diyan sa Bataan, sina-challenge ko yung aking nakasama sa pag-humanitarian. Naalala ko po noong 2016, ako po ay nagbigay ng libreng Optimum Eye Care Program sa buong distrito ng Bataan. Sa pangunguna nung, hindi ko po alam kung re-elected siya o basta sa pangunguna po, noong 2016 po ito, sa pangunguna po ni Congresswoman, Congress Representative Geraldine Roman. Representative Geraldine Roman, sina-challenge kita, isang daan sa akong bigas lang, ha? Sagutin mo lang yung challenge ko para dyan sa distrito mo. Ha? Mabuhay ka, ha? Sina-challenge kita, 100 sacks. I challenge Representative Geraldine Roman para dyan sa Bataan. Yan o ay nakasama ko po yan at kami po'y tumulong sa pagbibigay ng Optimum Eye Care Program dyan sa buong distrito na kanyang nasasakupan. Totoo po yun, magmula Dinalupihan, may record po yan kahit ikutin nyo po yung buong Dinalupihan, Orani, Balanga. Noong 2016 po, lahat ng matatanda dyan, inaabot po kami ng alas 9 ng gabi kasama yung aking mga optometrist, yung mga doctors ko. Talagang nagbigay po ako ng Optimum Eye Care Program. Libreng check-up, libreng salamin, libre lahat, lahat po libre. Kasama ko yan, si Geraldine, yung representative na si Geraldine Roman. Ngayon, eto, buti naalala kita, dahan-dahan ko naalala. Kong! Nahamong kita. 100 pamilya. Bigyan mo ng tigitigisan sa akong bigas. Tanggapin mo ang challenge ko. Mabuhay ka. pwede po ba, wag po nyo akong tawagan sa aking messenger muna at ako po'y nagla-live. Ito po, challenge accepted. 10 hectares of calamansi. What? Dami nito. May video ba to? Talaga sinabi niya sa video, ina-accept niya yung challenge ko? Inani niya na po. Inani na niya? Wow! Bigyan. Francisco Leo Marcos Seth, inatanggap ko po ang hamon ninyo. Wala po akong perang may pamimigay sa mga kababayan natin. Pero ito yung mayroon kami, mayroon ako, kalamansi po, sir. Sobra 10 hectare po itong kalamansihan namin dito. So ito po, ako po mismo ang nangunguna sa pag-harvest para po maibigay po ito sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. So ito po yung kaya kong ibigay, kalamansi po, sir. Para po, pang vitamin C. Galing na itong taon to. Wow! Mr. Patrick Ibrahim, Muslim siguro ito? Muslim? May the great Lord God, may Allah is with you. Grabe, ito po. Isulan Sultan Kudarat. Wow! Ay, yung mga taga-Isulan dyan, ha? Mabuhay kayo. Isulan Sultan Kudarat. Galing ako dyan dati, nag-optical mission ako dyan, eh. Bangon Pilipinas, FLMP Bear, Isulan Sultan Kudarat. Itong si Patrick Ibrahim. Putang laki ng kalembang nito. 10 ektaryang kalamansian ipinamigay daw as pang vitamin C ng ating mga kababayan sa Mindanao. Grabe! Nakita niyo yung impact ng ginagawa natin ngayon? Yung impact ng ginagawa natin, ang higit na nagtatamasa yung ating mamamayan. Ako po ay nagpapasalamat dahil ako po ay ginawang kasangkapan ng ating koon, may kapal. Ako po ay nagpapasalamat dahil ako yung ginawang kasangkapan nung dakilang lumikha ng langit at lupa. Kinasangkapan niya ako. Ganun daw po yung mga kasangkapan. Marami daw po talagang nagiging kalaban. Pero ako po ay kinasangkapan niya para gisingin. Biruin niyo ito po, Muslim po ito. Our Lord God worked in a very mysterious way. Di ba?
Aba, eh, akalain nyo, kasarap-sarap ho ng buhay ko. Ipatulog-tulog lang ako sa bahay ko. Akalain nyo, sinabi niya sa akin na, gawin mo to, anak. Ako, tumutulong silent lang. 14 na taon na po ako nag-humanitarian, pero ni minsan hindi ho ako nagpamedya, hindi ho ako nag-blood. Hindi nag-charge siya pagka ganyan. No. Hindi, okay na, okay na. Hindi ho ako nagpamedya, hindi ako nag-blood. Ewan ko po kung bakit ipinagkaloob ng dakilang lumikha ng langit at ng lupa at ng buong universo na ako ay makilala. Dahil sandali lang, ayusin ko lang itong aking laptop. Ayan. Dahil meron pala yung purpose eh. Biro inyo, Muslim, kapatid na Muslim, Kristiyano, sundalo, nagsama-sama ho dito sa ating advokasya. Iisa po ang ating winiwika. Ang makatulong sa ating inang bansa. Bah, grabe ho ito. Ito ho'y nakakapanindig balahibo. Ha? May pare, may sundalo, may pulis, may Muslim, may magsasaka, may nagtintinda, may tindera, may nagbibigas, may magsasaging, magkakamote. Nagsama-sama ho dito sa adhikang ito na makatulong sa ating mamamayang Pilipino dahil po sa ginawa kong pagkalayambang. Di ho'y, ito yung kagustuhan ng greater architect of the universe. Ako yung kanyang kinasangkapan. Sandali po, inaayos ko lang tong aking hindi, inaayos ko lang yung aking charger. Kaya ako. Bakit? Hindi, okay na, okay na. Humagalaw eh. Ayun. Inaayos naman ang aking charger. So, ito po. Pagka nag-biblik, hindi nag-charge, di ba? Ayan. Bida-bida mo. Sandali lang po ha, pakikalat niyo muna yung video habang ako nag-ano. Oh yan, pwede na, siguro yan. Na Mexico kampa. Pag nagbi-blink, hindi nagcha-charge siya. Nagluloko po ang aking kabago-bago po ng laptop ko nito. Sandali lamang po at end stream tayo. Okay lang, okay lang.